His nice. Napaangat ang ulo ni Gasela na abala sa pagtatype sa computer. Sino? Maangat tanong ng dalaga. Ang kuya Simon mo. Kalog pala siya and at the same time ay maraming alam. He's so nice to talk with. Lihim na napailing si Graciela. Gusto niyang mainis sa kaibigan dahil sa ipinahihiwatig nito. Ngunit ano ang karapatan niyang hatulan ang nadarama ng babae? After all, baka nga talagang nagustuhan ni Lloyd ang kuya niya dahil mabiro ito at matalinong kausap. Baka nga walang mali siya ang pagpuri nito sa kapatid niya. Ah oo, tugon na lamang niya. I'm just wondering, bakit hanggang ngayon ay binata pa siya? Napilitan si Graciela na sulyapan ang kaibigan. Naubos kasi ang panahon niya sa pag-aalaga sa akin at pagpapaaral. Pabuntong hiningang wika niya. Muli rin siyang nakonsensya sa pagkaalala sa mga pagpapakasakit ni Simon para sa kanya. Talaga? Nangislap ang mga mata ni Lloyd. Ang bait naman niyang kuya. Oo nga eh. Ngayon nga ay gustong-gusto ko na siyang mag-asawa na para naman magkapamilya ng sarili. He's not getting any younger. At natatakot akong baka kapag nag-asawa na ako, ay maiwan siyang mag-isa at malungkot. Bumakas ang simpatya sa mukha ni Lloyd. Ibig mong sabihin, hindi siya nanligaw o nakipagrelasyon man lang noong araw. Napamuntong hininga si Graciela at muling naalala ang kinahinatnan ng relasyon ng kapatid kay Blanca. Mayroon naman siyang naging girlfriend, kaya lang nag-asawa sa iba nang hindi mahintay ang kuya ko. Ganun ba? Lalong bumakas ang awa sa mukha ni Lloyd. Ikaw, anong itsura ng boyfriend mo? Biglang tanong ni Graciela. Ha? Biglang umilap ang mga mata nito. Well, he's handsome, matalino at mabait din naman. Nakilala ko siya noong nasa Amerika ako. Bale 3 years na kaming mag-on at ang balak nga niya ay magpakasal na kami sa pag-uwi niya ngayong darating na buwan. Ganun ba? Tumango si Lloyd at napayoko. Lihim na pinag-aralan ni Graciela ang kilos ng kaibigan. Bakit parang hindi ito masaya sa pagkakaroon ng boyfriend? Excuse me, maya-maya ay wika ni Lloyd sabay tayo. I'll go to the powder room. Pagka-uwi ka niyon ay lumabas na ng opisina ang babae. Naiwang natitigilan si Graciela. Talagang wala ng pag-asa ang kuya Simonia kay Lloyd. Nagulat pa sa pagmumuni-muni ang dalaga nang magring ang private line ng telepono sa mesa ng kanyang lady boss. Hello, good morning. Can I talk to Miss Gonzalez? Bagyang natigilan si Graciela. Bakit parang kilala niya ang may-ari ng tinig sa kabilang linya? Hold on for a while, sir. Nagpunta lang sa powder room si Miss Gonzalez. Nabubulol na wika ng dalaga. Ilang saglit na hindi kumibo ang nasa kabilang linya. Ah, okay. Tatawag na lang ako mamaya. Pagkawaiwi ka nito. Who's on the line, please? Just tell her na tumawag ang boyfriend niya, si Charlie. Nang mawala na ang tinig sa kabilang linya, may kinig ang kamay na ibinaba ni Graciela ang hawak na telepono. Charlie, tila nilindol sa kaba ang dibdib ng dalaga. Nagkataon lang ba na pareho ang boses at iisang pangalan ng Charlie na kilala niya at ng Charlie na boyfriend ni Lloyd? Graciela, kunot noong tinapik ng babae ang balikat ng dalaga. Nakapasok na pala ito sa opisina nila. What's wrong? Ah, wala. Nariyan ka na pala. Naging mailap ang mga mata niya. May tumawag ba? Bumalik na sa swivel chair nito ang babae. Si Charlie yung boyfriend mo. Ha? Si Lloyd naman ang natigilan. Anong sabi? Tatawag na lang daw siya uli. Pilit na iminalik ni Graciela ang pansin sa itinatype na computer. Gayon pa man hindi nakaligtas sa kanyang pandinig ang malalim na buntong hiningang hinugot ni Lloyd. Lloyd, maya-maya ay tawag niya rito. Ha? Nagulat pa ang babae na tila hulog na hulog sa malalim na pag-iisip. Pwedeng magtanong ng personal. Bahagyang kumunot ang noo ng babae. Ngunit maya-maya ay ngumiti ito. Ano yun? Anong itsura ni Charlie? Guwapo ba siya? Of course, hindi nagbabago ang bukas ng mukha ng babae. Do you love him that much? Napaawang ang bibig ni Lloyd. Napayuko naman si Graciela at bahagyang kinabahan. Napasobra yata siya sa pagtanong. I'm sorry, pwede namang huwag sagutin ang tanong ko at... No, it's alright. Gusto kong sagutin ang tanong mo. Pumuntong hininga muna ang babae. Yes, I love him. Pero ngayon, I'm doubt kung ganoon pa rin ang damdamin ko sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Umiling si Lloyd. Pwedeng huwag ko nilang sagutin ang tanong na iyan. Wika nito bagamat hindi naman galit.
Sure, gayon pa may nakalaman ang pagkailang ang dalaga. Nahalata yata nito ang pagkailang niya, kaya dinambot nito ang shoulder bag at may kinuha mula roon. Maya-maya ay tumayo ito mula sa swivel chair at lumapit sa kanya. Siya nga pala, heto ang litrato niya. Isang larawan ang ilapag ni Lloyd sa mesa niya. Ha? Napaangat ang ulo ni Graciela at automatikong napasulyap sa larawan. Pagkuway may kinig ang mga kamay na dinampot niya iyon. Charlie, lumagundong sa lakas ng kaba ang puso ng dalaga nang makapakurap si Graciela ng bahagyang sikuhin ni Elise. Graciela, narito ka pa sa alumni natin o lumilipad ang utak mo sa kung saan? Ha? Bahagya pa siyang napapitlag nang ma-realize na naroon nga pala silang magkakaibigan sa kanilang alumni homecoming. Ah, may naalala lang ako. Well, sa bagay, ay may naalala rin nga ako. Saka itong muli. Muling nagsalita si Anna na siya pa rin MC ng gabing iyon. And now, ladies and gentlemen, para sa pinali ng ating programa at nang makapagsimula na tayo sa sayawan at kainan, narito ang mga estudyante mula sa ika-apat na taon na maghahandog sa atin ng makabagong sayaw. Ang mga kabataan dati ay kagaya rin natin noong tayo naman ang nasa sekundarya, hindi ba? Sumigabo ang palakpakan. Nakipalakpak na rin sina Elise at Graciela. Si Graciela, habang nanunood sa mga kabataan nagsasayaw, ay lihim na nakadarama ng pananaghili. Oo nga, ang mga kabataan ito ay kagaya nila noong nasa sekundarya pa lang sila. Kahit anong gawin natin, halata kay na Graciela. Pabulong na wika ni Elise. Ano ba talagang iniisip mo? Wala. Ngunit lihim na naman siyang nanindig. Noong isang linggo, si Charlie na kanyang minamahal at ang Charlie na boyfriend ng kaibigan si Lloyd ay iisa. Labis na umantak ang kanyang kalooban. Charlie, nang malaman kong may iba ka ng mahal noon, pinilit kong tanggapin dahil akala ko'y kaya ko. Ngunit ngayong makilala ko pa at maging kaibigan ng babaeng naging kaagaw ko sa puso mo. Napasakit pala. Mariing kinagat ng dalaga ang pangibabang labi upang pigilin ang pag-iyak. Ang masigabong palakpakan ng mga tao ang muling pumukaw sa lumilipad na kamalayan ni Graciela. Let's go. Napatingin siya kay Elise. Tapos na ba? Maang natanong niya. Oo naman no. Uwi ano po? Nasaan na sina Yula at Jelly? Well, ewan ko. Si Karen nagpunta yata sa restroom. Ano, tara na. Hintayin na natin si Karen. Naku, paano ba yan? May appointment pa ako. Ganun ba? Sige, mauna ka na. Sigurado ka? Oo, gusto ko lang makausap si Karen. Okay. Nang wala na si Elise, minsan pang sinulya pa ni Graciela ang mga taong paalis na. Ang ibang waiter ay nag-aayos na ng mga silya at mesa. Graciela, o Karen, akala ko kung saan ka na naman nagpunta. Nagtungo lang ako sa restroom. Ikaw bakit narito ka pa? Naghihintay sa'yo. Nax, ang best friend ko. Hindi pa rin nagbabago kahit na 10 taon na ang lumipas. Nakangiti si Karen at tila ba walang anumang dalahin sa dibdib. Siyempre, 10 taon tayong hindi nakita. Gusto ko naman na makapagkwentuhan tayo. Oo ba? Abara marami nga akong itatanong sa'yo. Kay Karen sumabay si Graciela sa pag-alit.